Mga kids, mga students, hello class. Ituloy natin yung discussion sa CVP analysis. Actually, this is still target profit, no? Pero kasi kanina, kung ang ating defined or desired na profit ay express in, ano yon, in peso or in dollar, di ba? Balikan lang natin yun, ha? Dito, di ba, yung profit, ano mo, profit before tax mo is 3.3 million. Or kaya naman, profit after tax is 3.3 million. In any of these two cases before, we were talking about the peso value. Dito naman, pag-usapan natin, what if the amount of profit, the specific amount of profit is expressed on a per unit basis? Now, let me just read this to you. Because managers may really want, no, to conduct an analysis of profit on a per unit basis. Mamaya, maintindihan ninyo ano, kung ano yung tinutukoy natin na analysis of profit or on a per unit basis. Or we are targeting a specific profit but instead of money, no, instead of an amount, we are talking of on a per unit basis. So as in the prior examples, profit can be stated on either a before tax or an after tax basis. At yun naman po ano, ang ipapakita ko sa inyo sa ngayon. Or at least, ipapaliwanag ko based on the example that was illustrated in the books of Kinney and Rayburn sa kanilang cost accounting. Okay? Now, for these alternatives, the CVP formula may be adjusted to recognize that profit is related to the volume of activity. Now, consider this one. Pinag-uusapan pa rin natin same formula pero meron lang tayong variation. Revenue minus variable cost minus fixed cost is equals profit. But dito, etong profit natin as expressed by this PUBTX is this profit here is the amount of profit per unit before tax. Okay? Tignan po ninyo etong ating conversion here. Kinoconvert lang natin etong equation na ito papunta dito sa pinakababa. So, moving the PUBT, okay, or profit before tax on the right side and moving the fixed cost on the right side. Because, why do we do that? Before, yung fixed cost yung transfer natin kasi yun naman po ay target profit in terms of the amount. Eh dito kasi unit yung pinag-uusapan natin. So dahil may X dito, lipat natin dun sa kaliwa, isama natin sa RX minus VCX. So dahil positive sa right side, nalipat sa left side, edi minus PUBTX. Tapos yung FC, minus sa kaliwa, lipat natin sa kanan, FC na siya, positive na. Okay, alam naman natin na R minus VC is your contribution margin. So palitan lang natin, CMX minus PUBTX equals fixed cost. Now, para matanggal natin yung CM at saka PUBT, okay, divide natin ang CM minus PUBT, at ganun din sa kanan. Kaya ang mangyayari dyan, pag na-convert natin yon, X is equals to fixed cost divided by contribution margin minus profit before tax. Okay? The per unit profit is treated in the CVP formula as if it's another variable cost to be covered. Okay? Kaya nga po, no, instead na contribution margin lang, nagbawas pa tayo ng profit before tax, no? Kasi we treat it as if it's another variable cost. Pero naka-minus lang. Kasi mamaya, pag CM lang yan, our understanding is yung usual, yung normal natin. But because we consider the profit before tax as an another variable cost to cover, kaya minus PUBT. Okay. Now, take for instance this illustration. Naka-base pa rin tayo dun sa original example, ha? You may refer to your books or to your PDF. Okay, nilagay ko lang dito sa taas yung ating formula. If yung profit before tax desired natin is 15% of sales revenue, please take note, 15%, wala tayong amount. Okay, that is the desired profit. So, papaano natin ito i-convert into unit, no? Unit profit. In terms of peso value. Kung 15% ng sales revenue at alam natin na yung revenue natin per unit is $40, at the $40 times 15%, you will get $6.
And this is now your unit cost. Or not really a unit cost, but as an additional cost, additional variable cost na, na ibabawas natin sa contribution margin per unit. Alam natin na yung contribution margin per unit based on the previous example is 11. 40 ang iyong revenue, no? 29 ang iyong variable cost. O kung na, kung hindi nyo alam kung saan ako nanggagaling, ito yung nasa unang illustration natin. Pakicheck po ng chapter 9 ninyo. Okay? Oh, CM is 11. So yung na-compute natin dito is 6. So 11x minus 6x equals 4.4 million, which is your fixed cost. Okay? Oh, 11x minus 6x, we will get 5x equals 4.4 million. Oh, divide natin on both sides, both ends ng 5 para maging x or 1x na lang ito. Ang makukompute natin ay 880,000 units or clocks dito. Okay? So 880 times 40 mo yan, what will we get? 880,000 times 40 na selling price, di ba? Para makompute natin magkano ang ating ano, no? Sales dapat. 35,200,000. Ang sales natin is ito, 35.2. O kaya naman, using an using your adjusted contribution margin ratio. Bakit adjusted? Kasi meron tayong additional variable cost, which is the 15% of sales revenue. Kung dati, 27.5 yung ating contribution margin ratio, bawasan natin ito ng 15%, magiging 12.5% na lang. Ito yun ha, 100 minus 72.5, that is your original contribution margin ratio. E nabawasan niya ng 15% kasi that is your desired profit before tax. Express in percentage. Okay? So, minus 15%. Ang pinaka-adjusted contribution margin ratio natin ay 12.5%. Yun yung magiging divisor mo. 4.4, tama ba divisor? 4.4 million divided by 12.5% or 0 or 0.125. Ang makukuha natin na sales ay 35.2 million or 35,200,000. Okay? So, yan po ano. But this is profit before tax. O, same scenario lang naman kapag after tax yan. Kung ang profit after tax desired mo is 10% of the revenue, tapos 25% tax rate natin, edi yung 10% mo, i-divide mo ng 0.75, makukuha mo yung 13.33%. Okay? So, kumbaga, yung ating profit after tax ay ang profit after tax mo ay 10%, ang profit before tax desired mo in terms of percentage is 13.33%. Kasi eto ay 75%, yung 100% is 13.33. Pero dito, profit after tax natin, kinumpute natin diretso dito sa ating ano no, sa $40, kinumpute na natin yung peso value. Okay? Or dollar value. So, 0.10 times $40, we will get $4. Now, dito na lang niya in-apply yung $4 divided by 75% para makuha yung 5.33. Pero, kung ginawa ninyo kanina, 10 divided by 75%, kaya nakuha ninyo yung 13.33, edi multiply nyo yon sa $40, makukuha pa rin naman ninyo 5.33. Parehas pa rin naman tayo ng kakalabasan dito. Okay? I hope you can follow, ha? O, apply na natin ito. Bawas lang natin yung $5.33 sa contribution margin ratio mo na 11. Ang makukuha mo ay 5.67. O, following our example kanina, i-divide mo yung both ends, both sides, the left and the right, okay? Ng 5.67. So, your 4.4 million divided by 5.67, we will get 776,014 clocks. That is rounded to the nearest peso value or dollar value. Pag dinivide natin yan ng adjusted mo na contribution margin ratio or i-multiply mo ito ng $40, ito yung ating rounded sales. Okay? O, paliwanag ko lang sa inyo ha, paano ito na-compute? Baka masyado kayong nalilito.
or naliligaw na kayo or lumulutang na kayo ngayon, okay, or yung lutang na kayo sa pag-iisip, 100 minus 72.5, o yung eto yung tinutukoy ko kanina na 13.33%. Kung 10% yung after tax, kailangan natin kunin yung before tax. So 10% divided by 25% para makuha ninyo yung 13.33%. So yung ating adjusted contribution margin ratio is 14.17. Ito yung sa denominator natin, 0.1417. Ito na yung ating sales, no? $31,051,517. All right? So hanggang dito muna tayo. Nakakasunod pa ba? Okay? Oh, please let me know, ha. Hindi ko kayo pinagtatawanan. Okay? I know that this may be difficult for some, but it may be easy for the others. So tulungan tayo dito, ano? Let me know if you have questions para ma-accommodate ko ang mga tanong ninyo. Until then, I'll see you on the next video lecture. Bye-bye.